napapansin natin sa kasalukuyan na napapanahon sa mga teleserye at maging sa mga programa ang istorya ng mga mag-asawang nahahantong sa hiwalayan. Bagamat maraming dahilan ang hiwalayang ito, hindi natin maikakaila na isa sa mga pinaka-prominenteng dahilan ay ang pangangaliwa ng kapareha, ang lalaki ang nagkakaroon ng third party, at ang babae naman ang karaniwang kabit. Si Eva ay tinawag na mistress, malandi, homewrecker at iba pang mga katawagan na may masamang konotasyon sa ating lipunan. Samantalang si Adan naman ay tinawag na macho, guwapo at matinik sa mga babae at kung ano pang katawagan na positibo sa paninig ng karamihan. Malinaw na magpasa hanggang ngayon ay may diskriminasyon sa mga kababaihan at ito nga ay sa pamamaraang verbal. Ang tanong ngayon ay kailan nga ba at bakit nga ba nagkaroon ng ganitong uri ng diskriminasyon sa kababaihan? At iyan ang aming bibigyang paglilinaw at paliwanag sa docufilm na ito. Ako nga pala si Cherry Ladaban at ako naman si Roan Castro. At ito ang isa sa mga inabangan na teleserye ng marami sa atin at tumatak sa isipan ng maraming Pilipino ay ang teleseryeng The Legal Wife, na kung saan pinagbibidahan ni na Angel Locsin, Jericho Rosales, at Maha Salvador. Si Maha Salvador ay nakilala sa kanyang natatanging pagganap bilang si Nicole. Siya ay tinaguri ang The Mistress of All Times. Lahat na lang masasakit na salita ay binato sa kanya. Pati nga mga katawagan na hindi ka nais-nais sa pandinig na nakararami ay pinangalan din sa kanya. Bagamat teleserye lang ito kung ituring, hindi natin maikakaila na ito ay nangyayari mismo sa totoong buhay. Pwede mo sabihin? Nahihiya ka? Sige lang! Gusto ko rin naman marinig. Gusto kong marinig kung paano mo sasabihin kay tatay yung mga pinagkagagawa mo. Ano to? Ikaw? Tatahimik ka. Sumagot ka. Sumagot kang malandi! Ikaw! Sumagot ka! Ikay! Sumagot ka! Bakit mo ginawa yun? Bes! Huwag mo kong mabes-bes dyan! Ikay! Ikay! Huwag mo kong mabes-bes dyan! Huwag mo kong mabes-bes! Ano muna! Masarap ba? Masarap ba yung asawa ko? Masarap ba? Masarap ba? Paano ko siya dinindi? Ha? Anong unangitin ang kanyang bra mo? Yung panty mo? O yung konsensya mo? Hindi mo malinaw sa'yo na asawa ko si Adrian. At okay ko! Kung manandi ka, manandi ka parang kapatid na kita! Parang kapatid na kita! Kanyanan! Tapos na, Monica! Monica! Go! Manandi ka! Ang buhay ko! Hindi maging masaya ka! Monica! Maramdaman na may nagmamahal sa'yo! Na may pamilya ka! Ikaw lang ikaw inuula! Ako ba yung panaw mo ha mo? Tama na! Sino yung asawa ko? Tama na! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Sa The Legal Wife, kapansin-pansin ang paghamak ng karakter ni Monica sa karakter ni Nicole. Kapansin-pansin din na halos lahat ng panghamak na katawagan ay mayroon sa babae. Dahil dyan, kami ay nagsagawa ng isang interview. Sa pamamagitan ng interview, magkakaroon tayo ng ideya kung gaano nga ba kamulat ang lipunan sa ganitong uri ng mababang tingin sa mga kababaihan. Ang mga inihain naming katanungan ay ang mga sumusunod. Una, anong mga panghamak na katawagan ang kadalasang naririnig sa mga babaeng nangangaliwa? Pangalawa, sa mga kalalakihan. Pangatlo, may kinalaman kaya ito sa kultura nating mga Pilipino? Magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa PUP Santa Mesa Main para hingin ng mga opinyon ng mga katulad nating mag-aaral tungkol sa mga inihain naming katanungan. Tara, maghanap tayo! Ano pong pangalan mo? Angelica Joy po. Ilang taon ka na?
17. Anong course mo? Best. Ah, so may mga inihanda kaming katanungan. Pwede bang magtanong kami sa inyo? Sige. So, para sa'yo, ano ba yung mga naririnig mong mga katawagan dun sa mga babaeng kabit o kaya nangaliwa? Siguro common na yung pokpok, gano'n. Tapos malanday, makater. Basta kahit ano yung mga mabababang words na nagpapababa dun sa dignidad ng isang babae. So, sa mga lalaki, may mga naririnig ka ba na mga katawagan sa kanila? Wala masyado. Pero para sa iba, sabi nila na mga macho daw yun, guwapo, matipuno. So, sa tingin mo ba, may connection ba ito sa kultura nating mga Pilipino? Meron kasi, di ba nung dati, panahon pa lang ng mga dato, yung mga babae, natural na naalipin sila. So, mababa na agad yung dignidad natin. Tapos lumala pa dahil sa bagong generation ngayon, marami na yung mga nangangaliwa, tapos sila yung nagiging dahilan kung bakit nasisira yung pamilya. So, ayun, salamat ha. Salamat din. Kuya, ano ba yung mga karaniwang naririnig mo sa mga, ano, yung mga tinatawag sa babaeng kabit o nangangaliwa? Rida. Yun lang, kasi wala na may ibang narinig eh. Minsan, no? Wala. So, ikaw kuya, ang sasabi mo? Good. Hindi ko alam eh. Kabit lang. Kabit lang naririnig ko. O, sa tingin nyo po, sa mga lalaki, ano yung mga naririnig nyong katawagan? Kapag nangaliwa sila, yung mga lalaki po. Yan nga, karido nga. Karida rin po. Timer. Ano ba yun? Ano pinatanong? Yung tawag sa lalaki, tawag sa babae? Sa lalaki po kayo. Tawag sa lalaki? Di ba macho? Ah, pag ng babae, lalaki? That's... Nakulok ko ganun. Nakakuwenta. So, sa tingin nyo po ba, ano, may kinalaman yung kultura natin dun sa mga katawagang ganun? Siguro na ano na lang yun sa mga, ano, yung mga nanakop sa atin siguro na... na... inherit. Galing mo, pre. Yung, ano po yung mga naririnig yung karaniwang tawag sa mga babaeng kapit? Kapit. The mistress. The mistress. The legal wife. Ano ba? Yun, the mistress. Sa mga lalaki naman po. Kapag yung lalaki naman po yung ng babae, ano po yung tawag sa kanila? Karaniwan. Wala lang. The Playboy, mister. Chickbay. Chickbay? Chickboy? Chickboy. Chickboy. Agad. Lasa po. Ano pong kinalaman nito? Ano po yung maaaring kinalaman nito sa kultura nating mga Pilipino? Bakit ganun po yung tawag nila? Or bakit ganun po yung pagtingin nila pag sa babae or sa lalaki? Kasi pag ano, parang pag lalaki yung nanloko, parang normal lang, parang natural lang sa kanila. Pero pag babae yung ano, yung parang gumawa ng ganun, ng, kung ano yung ginawa ng lalaki, parang ang tingin is malandi agad. Kasi parang criminal agad, diba? Kasi parang ano eh, naka-attach pa rin tayo dun sa part na ang lalaki ay parang yung, ano tawag doon? Superior. Yung lalaki, yung superior. Lalaki yung superior. So, ayun. Yung karaniwang nakikita ko pag, ano, kapag sinasabihin sila na kabit ay, ano ba yun? Kirida. Ayun. Ayun yung lagi kong naririnig sa mga chismoso sa amin. Kapag may kabit yung isang may karelasyon, kirida. Ano? Babaero. Yun yung tawag ko, babaero, madalas. Tumingin ko sa camera. So, ano po yung tingin niyo sa kanila kapag gano'n magkakalas? Parang ano, wala silang prinsipyo sa buhay. Kasi parang, mag-aasawa ko ito, di pa pala kayo sure, tapos magbababa. Hindi po, kasi ano, kasi sa mga ibang bansa din, tsaka sa mga ibang bansa, may mga ganun din pangyayari na nagkakaroon ng agawan ng asawa. Di ba yung tanong niya yung pag gumawa yung babae, hindi ang tawag doon kabit. Tapos sa lalaki naman, ang tawag doon babaero. Anong pinagkaiba nila? Bakit pag ang babae ang gumawa, galit ang lalaki? Yung pag yung lalaki naman gumagawa, parang hindi sila naapektuhan. Pero pagdating sa kultura, hindi ko na alam kung anong matatawag doon, kung meron ba siyang kinalaman doon. Yun na. Ang mga normal na sasabi sa mga babaeng Pilipina ay manloko, ahas, bitch, at maraming kumadunog pa.
sa point of view ng lalaki, parang chick boy ka, pogi ka. Walang mahiya. Ano mangyayari sa'yo? Dagdag pogi points pa yun. Kapag sasabihin, pag mamalaki mo yun sa mga kaibigan mo, kaya pag sino-sino mga chicks na chicksin mo. And tingin ko, dahil yun sa kultura ng Pilipino, nakaka-apekto din sa pagtingin yung may double standard nga, kumbaga. Iba yung tingin sa lalaki na kaliwa kaysa sa babae na kaliwa. Kasi, patriarchal ang society natin. Yung first question po, kung ano po yung karaniwang narinig yung pong tao sa mga babaeng nakakaliwa. Then yung second naman po, kung ano naman po yung tawag sa mga... Alam mo yung lalaki kasi, pwede sila mga liwa, dahil lalaki sila, walang mawawala sa ano nila, sa sarili nila. Pag babae, hindi pwede mga liwa dahil babae ka. Maraming maano sa'yo, nakakaliwa. Kasi naman mawawala eh. O, diba? Ano naman po yung kinalaman nun sa culture natin? Eh, bakit ganun po yung mentality natin pagdating sa ganun bagay? Eh, hindi kasi yung mga yung ano kasi mag-aasawa kasi hindi naman natin maano yan dahil talagang ganun yan. Ganun lang talaga ang ano ng mag-aasawa. May hindi magkaintindihan dahil sa nagkakangalangaliwa nga yung asawa, lalaki, yung babae naman, di siyempre may pagkukulang ng babae. Pagkukulang ng babae, baka kulang ng alam mo na, di ba? Alam mo, parang ganun po yung explanation doon, kaya nangangaliwa. Oo. Eh, at saka yung babae na, yung lalaki naman, kaya nangaliwa yung lalaki, dahil kulang yata sa mga himas-himas. kulang sa pag-aaruga ng kanyang asawa. Ganun lang yun, di ba? Ano pa? Eh, bakit ganun nga po yung tawag? Bakit pagdating sa side nga po ng babae, masyadong negative po? Pagdating naman sa side ng lalaki, susunod siya. Positive, parang nakakadagdag pa po sa manliness nila. Parang mas nakakagwapo pa pag nalapambang naman. Ilalaki nga sila dahil walang mawawala sa kanila. Kasi yung babae pangit pag mga liwa ka. Yun ang sinasabi ko. Huwag mga liwa yung babae. Yung lalaki po, hindi mga liwa. Kahit ilang beses sila mga liwa, kasi lalaki sila. Walang mawawala sa kanila. Pag babae, nakakaya. Bukod sa nakakaya, may mawawala sa kanila. Nangangaliwa o kaya kirida. Sa babae kasi kapag ikaw ay... Kapag ang babae kasi ang gumawa, ang gumawa sa ating lipunan. Pangit tingnan sa isang babae. Pero pag ang lalaki gumawa, macho ang dating. Napalagay ko na impluensyan tayo ng mga dayuhan na sumakop sa ating... Sa Pilipinas. Bayan, Pilipinas. Karaniwang sinasabi sa babaeng nangangaliwa, kabitin niya, kabit o kirida. Dito sa ating bansa, pag ang babae ang nangangaliwa, masama talaga tingnan. Pero pag ang lalaki ang gagawa, nangangaliwa, okay lang. Sa opinion ko, oo, may kinalaman to sa kultura natin. Kasi kung ano yung nagawa ng lalaki, nagagawa na rin ng babae. Kula sisi ang karaniwang tawag. Chikboy lang naman karaniwang tinatawag nila. Guwapo ba sir kapag ka, ano, maraming babae? Hindi naman. Madiskarte. Oo, madiskarte. Gumagamit ng mga partikular na salita
wala akong maisip na isang particular na salita na pwede itawag sa mga lalaking nangangaliwa. Pagkos itong mga katawagan ito ay tila kapuwi para sa kanila. Tinatawag natin sila chikbo, macho, babaero. Pero itong mga salita na ito, hindi ito nagbababa ng kanilang pagkatao. Pagkos tinataas pa nito yung dignidad o yung pagkatao nung mga kalalakihan gumagawa ng ganong gawain na kasi hindi lang isa yung kaparos niya sa buhay. May asawa man ito. Sa tingin niyo po ba may kinalaman ito sa kultura natin mga Pilipino? Mayroong kinalaman ito sa kultura natin kasi nga yung kultura natin mga Pilipino masyadong mga lalaki. Ito ay nakuha namin sa mga Kastila. Yung kultura ng mga lalaki kasi mas binibigyan ng prioridad ang mga kalalakihan sa lingkungan. Partikular sa panahon ng mga Kastila ang may karapatan ng sa kanilang pamilya ay ang mga lalaki na kung saan ang mga kababaihan kapag ito ay nakapag-asawa na ang tanging trabaho niya na ay sa bahay. Magkaayos ng tahanan, asikasuhin yung kanyang mga anak, asikasuhin yung kanyang asawa. Isang magandang halimbawa nito kung matatanda niyo ay sa nobela ni Dr. Sersa na Noli Tangere. Ang dahilan kung bakit naloko si Sisa ay hindi naman doon sa pagkawalan ng kanyang anak. Naloko si Sisa dahil nung malaman niya na hindi naging maayos na babae, hindi siya naging maayos na nanay sa kanyang asawa, gayon sa mga anak. Nung marunig niyang pinag-uusapan na siya ng kanyang mga kapitbahay na ay ang si Sisa, hindi yan naging mabuting ina, hindi yan naging mabuting asawa. So, may kinalaman talaga sa kultura nating mga Pilipino kasi ang nagdidesisyon ng mga panahon ngayon ay yung mga kalalakihan, hindi yung mga kababaihan. Meron din tayong tinatawag na sexism sa lingwahe. Ibig sabihin ng sexism sa lingwahe, mas binibigyan ng prioridad o mga katawagan ang mga salita, lalo na kung ito ay papuli sa mga lalaki. Sa wikang Ingles, meron tayo niyan, bawat yun. Sa wikang Ingles, hindi natin tinatawag, wala silang particular na katawagan sa wikang Ingles sa mga doktor o yung doktor. Pagka sinabing doktor, maaaring ito ay lalaki, maaaring ito ay babae. Sa atin, sa wikang Pilipino, meron tayong mga particular na katawagan, pero meron din naman tayong mga katawagan sa wikang Pilipino na kung saan binibigyan ng particular na katawagan ng mga lalaki at mga babae. May kinalaman din siguro ito sa kultura at yung pinatawag natin yung component ng panahon. Malinaw na malinaw sa mga opinyon ng mga taong kabilang sa iba't ibang sektor ng lipunan ang paghamak sa mga kababaihan sa pamamaraang verbal. Kapansin-pansin din na kung ikukumpara natin ang listahan ng mga mapanghamak na salita, mangunguna dito ang kababaihan dahil sa dami nito. Sa larangan ng sosyolohiya, ang tawag sa kasong ganito ay deprecation. Sa sociology, mayroon tayong tinatawag na sexism in language. May tatlo itong uri at isa na rito ang deprecation. Sa wika nating mga Pilipino, kapansin-pansin ang pag-deprecate sa mga babae. Ito ay makikita sa mga konotasyon at sa mga pagpapakahulugan ng mga salita na ina-apply sa kababaihan. Karaniwan dito ay ang mga sexual insults. Ayon sa isang sociologist na si Stanley, nasa 220 terms ang ma-associate sa mga sexually promiscuous woman. Samantalang sa kalalakihan naman ay nasa 22 terms lamang. At sa 220 terms na ito, karamihan dito ay may masamang konotasyon at pagpapakahulugan sa mata at pandinig ng lipunang kanilang ginagalawan. Itignan naman natin ngayon ang deprecation sa isang perspektibong sosyolohikal. At ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay kasagutan sa mga tanong na aming inihanda sa naganap na interview. Ang mga babae ay tinawag na haliparot, makati, malandi, maduming babae. Ang mga lalaki ay tinawag na matinik, guwapo, macho, at chick boy. Ano nga kaya ang kinalaman ng ating kultura sa pag-deprecate sa mga kababaihan? Ang ating kultura ay makalalaki at iyan ay masasalamin sa ating wika. Halos lahat ng panghamak na katawagan ay mayroon sa babae, samantalang sa mga lalaki ay halos wala. Kabit,
Kirida, Kulasisi, Puta pati ang ating mura ay nakabit na sa mga kababaihan. Sa kultura ng Pilipino, kapag babae ang gumawa ng mga kalingas-ngasan, lalo na tungkol sa sekswalidad, ay mababa ang tingin sa kanya at karapat dapat hamakin. Sa kabilang banda, kapag ang lalaki naman ang gumawa ng mga nabanggit na gawain ay parang ayos lang. Bida pa siya o macho pa siya sa paningin ng iba. Bukod sa pagiging makalalaki ng ating lipunan, naging factor din ang pananakop ng mga Kastila, Amerikano at Hapon sa Pilipinas. Ang mga bansang ito ay tinuturing nila ang mga babae bilang inferior sa kalalakihan. Di kalaunan ay na-adapt natin ang ganitong pagtingin ng mga banyaga sa kababaihan. Mas lalong naging mababa ang pagtingin sa mga babae. Dingid sa kaalaman ng karamihan, kahit noon pamang panahon ng mga sinaunang Pilipino ay uso na rin ang ganitong pagtingin at paghamak sa mga babae. Ang babae ay dapat maging isang modelo ng isang pagiging dalagang Filipina. Siya ay dapat na mahinhin, konserbatibo at nasa loob lamang ng bahay. Sa oras na tumaliwas ang kanyang gawi sa preconceived idea ng pagiging dalagang Filipina, ay bibigyan na siya ng label na masama sa pandinig ng karamihan. Atin ang nabigyan pagpapaliwanag ang deprecation. Kung paano, kailan, at kung bakit nga ba magpasa hanggang ngayon ay nananatili itong issue na kinakaharap ng marami sa ating mga kababaihan sa ating lipunan na ginagalaban. Magsilbi sana itong pangpukaw sa mga kaisipan at kamalayan ng nakararami. Ako po si Roan Castro at ako naman po si Cherry Ladaban. Ito ang SOCI.